Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Simulan natin ang balitaan kaugnay sa isa na namang usapin na nakaapekto na o nakakaapekto sa imahen ng NAIA. Matapos po ang reklamo ng ilang pasahero na nakagat na surot sa airport, viral naman ngayon sa social media ang video ng daga na gumagala malapit sa isang boarding gate ng Terminal 3. Ikinagulat ito sa mga pasahero na papunta sana ng Singapore. Live mula sa NAIA, nagpapatrol si Johnson Malapit. Johnson! Ano na naman ang katwiran ng pamunuan ng MIAA at yung bang mga upuan na sinurot ay naibalik na? Meron na bang upuan dyan? At ano ngayon ang kanilang problema dyan sa problema na yan ng daga? Kabayan, unahin natin yung tanong mo patungkol dun sa mga metal na upuan na unang tinanggal para sa ilalim sa disinfection. Napalitan na yan, kabayan, kaya meron na ulit na uupuan yung mga pasaherong nag-iintay ng kanilang flight o kaya yung mga maghahatid ng kanilang mga kamag-anak na may flight ngayon o sa mga susunod pang araw. Ang sabi ng pamunuan ng Manila International Airport Authority, gagawa nila ng paraan na mapuksa ang mga surot at posibleng pagpuksa din sa daga na posibleng pagala-gala pa rin sa ilang parte ng paliparan. Kuha ito sa NAIA Terminal 3 Biyernes ng umaga. Kwento ng pasaherong si Curb na bumiyahe pa Singapore para manood ng concert ni Taylor Swift. Nagulat sila nang biglang nagsigawan ng mga pasahero sa terminal. Pero hindi artista ang nakita nila sa boarding gate ng Terminal 3 kundi isang malaking daga. Nagsigawan sila, tapos tinitingnan nila yung bandang window. Nandun na namin nakita na yung may daga dun sa lighting fixtures ng gate. Ang una lang namin alam is surot yung meron sa NAIA. Nagbibiroan pa nga sila na mag-abroad yung daga. Buti pa yung daga mag-abroad. Agad itong nag-viral at umaani ng samut-saring reaksyon sa social media. Ang ilang pasahero naman sa airport, dinaan naman sa biro ang mga namataan sa paliparan. Si Annalisa, nag-shorts pa. Feeling ko safe naman na dahil naka-short ako, kanina pa ako nakaupo, wala naman. Wala naman nang nakakagat. Actually, makinis pa. Yung pong daga ay hindi ko po siya nakita. Pero siguro, baka ipis naman sa susunod. Magbabakasyon naman sa Palawan ng Portuguese na si Ilian. Hindi man niya alintana ang problema sa surot. We had it in Europe a few months ago as well. So I think it scares off a bit the tourism. Kaya ang isang commuter group, may panawagan sa pamunuan ng MIAA. Para i-review nila yung cleanliness policy nila, yung paglilinis, interval ng paglilinis. Mm-hmm. Ika nga, dagdag na rin doon, pag-aralan natin kung anong materyales ang dapat para dito. Kasi nga, baka rin kasi naging dahilan kaya nakapabunga yung surot doon sa upuang pinikwestiyon, hindi sa akma para sa airport kung saan maraming gumagamit ng upuan na yun. Sabi ng isang pest control technician, kaya namang solusyonan ang problema sa surot at iba pang pest sa airport. May mga teorya rin siya kung bakit may daga sa NAIA. Ang daga po kasi, sir, or rodent na tinatawag doon sa sinasabi po ninyong area, ang rodent po kasi, sir, kahit saan po makikita siya, as long na mayroon po silang prepared na harborage or tahanan, pangalawa, mayroon po silang prepared na pagkain po doon sa area. O, halimbawa po, no? Yung area nagkaroon po ng mga open trash bin. Kanina, muling nag-inspeksyon sa airport ng pamunuan ng MIAA. Inaalam na kung may pagkukulang ba ang housekeeping at pest control partners ng paliparan. Ang sabi ng ating general manager, huwag na nating iintayin, no, kung fresh ba tong video or luma na ito. Total, we will revisit itong mga service agreements natin with our pest control. So isasama po natin ito, no? Re-reviewin natin ang ating service agreement with our pest controls. And definitely, we will look into kung bakit nagkaroon ng ganyan, no? Bakit may rodent. Si GM gave us stern warning, no? Kapag merong mga standards na hindi nami-meet, kapag merong kapabayaan that led to this unfortunate incident, no? Definitely, we will be canceling contracts. Kabayan, kanina muling binalikan ng mga tauhan ng Manila International Airport Authority yung eksaktong lugar sa boarding gate 102 ng NAIA Terminal 3 para alamin kung saan posibleng dumaan yung daga na na-videohan na isa sa ating mga kababayan
Kanina nakita roon na mayroong maliit na butas na dinaanan ng tubo na hinihinalang posibleng siya ring dinaanan nung na-videohan na daga. Meron ding na nakita kabayan ng mga posibleng lapses pero yan ay aalamin pa sa panig ng mga concessionaires na narito sa pamunuan ng NAIA Terminal 3. Ang sabi ng NAIA, aalisin na rin yung lahat ng rattan na upuan sa NAIA Terminal 2 dahil mas madali itong pamahayan ng mga surot. Unti-unti na rin kabayan na pinapalitan ng mga metal chairs na pininturahan na rin dito sa Terminal 3 habang isinasailalim sa disinfection yung mga upuang una nang sinurot. Kabayan. Ang alam ko yung mga rattan na upuan dyan ay naka-exhibit yan para doon sa mga turistang darating kung sakasakalit mag-interesado sila sa mga produkto na gawa sa Pilipinas. So kung aalisin na yan at yan ang tinuturo nilang pinagmulan ng surot, ganun ba, Johnson? Sa Terminal 2, kabayan, yung rattan ha, dito sa NAIA Terminal 3 ay puro metal chairs ang meron dito. Pero ang desisyon ng pamunuan ng MIAA, alisin ang rattan sa Terminal 2, linisin ang mga metal chairs sa Terminal 3 at iba pang airport para hindi na bumalik yung surot na hindi pa alam kung saan ang galing. Yung bang upuan dyan nakita namin ay bago bang upuan yan o mga dati na inalis lang ang surot? Yung kung ang pinapakita kabayan ay yung mga bagong pinturang upuan, lumang upuan yan na pininturahan lamang or nilinis muna at pininturahan, ipapalit yan dun sa mga lumang upuan na metal chairs nila na posibleng pinamamahayan din ng surot habang isinasailalim sa disinfection. Kabayan. Anong plano ngayon nila sa daga? Ayon, aalamin kung saan posibleng nanggaling at masiguro na hindi na mauulit yung kanilang yung incidenting ganon at titiyakin baka hindi gumagana yung pest control management nung kanilang partner dito sa NAIA Terminal 3. Kung merong magiging pagkukulang at mapapatunayan ang sabi ng MIAA, posibleng mauwi sa cancellation ng kanilang kontrata. Hindi gumagana o hindi nagtatrabaho. Maraming salamat, Johnson Manabat. Walong babae naman kabilang ang limang minor de edad ang nasagip ng National Bureau of Investigation o NBI sa isang club sa Tarlac. Nirecruit umano ang mga biktima mula sa iba't ibang bayan at ibinahay para gawing mga sex workers. Exclusive nagpapatrol, Nico Bawa. Pinasok ng NBI Human Trafficking Division ang club na ito sa San Francisco Tarlac sa kanilang entrapment operation. Ilang NBI agent ang nagpanggap na customer at kumuha ng mga babaeng binubugaw umano sa loob. Natuntun din ang mga kwartong inuupahan umano ng club para sa mga biktima kung saan umano sila natutulog at kung saan din nila tinatanggap ang mga customer. 5 sa 8 sinagip ay mga minor de edad. Ilan sa kanila mula pa sa Cavite, Muntinlupa at iba pang malayong bayan. Kwento ng 18-anyos na biktimang si Alias Mean, sa social media siya na-recruit habang naghahanap siya ng trabaho. Anya, pinasundo pa siya ng mga suspect mula Paranaque. Kasi yun po, alam ko kay mama, housekeeping po trabaho ko. Hindi ko po sinabi na ganun po yung totoong trabaho ko. Kasi po ano, sa akin umaasa si mama, tsaka may anak na po ako. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Arestado ang manager ng club pati ang kapatid niyang waitress. Depensa niya, tinutulungan lang nila ang mga biktima para magkaroon ng trabaho at matitirhan. Nasa 3 hanggang 5 buwan na umanong nagtatrabaho ang mga biktima sa club. Pag gusto po nila ng dumiskarte po, sila naman po yung magdedesisyon. Alam ko pong mali pero panggastos po namin, panggastos nila, wala naman po akong ibubuhay sa kanila. Yung mga bata kasi, they were made to believe na bibigyan sila ng maayos na trabaho at hindi naman din nila alam na gagawin silang sex worker nitong mga taong nag-invite sa kanila. Paalala ng NBI sa mga magulang, bantayan kung sino ang kausap ng kanila mga anak sa social media. Dapat yung magulang maging vigilant sila sa mga anak nila. Itanungin natin yung mga anak natin kung saan sila nagpupunta para hindi sila ma-exploit ng ibang tao. Kasi hindi lahat ng nag-o-offer ng tulong sa bata ay mayroong magandang intention. Kulong ang 2 suspect sa kasong child abuse at human trafficking. Nico Bawa, ABS-CBN News. Nadagdagan pa ang mga biktima na nagre-reklamo sa NBI matapos ma-scam
ng mga nagpakilalang reseller ng tickets sa Taylor Swift concert sa Singapore. Ang isa sa mga biktima, umabot sa 600,000 pisong halaga ng ticket, ang naloko. Exclusive, nagbabalik si Nico Bawa. Naiyak ang biktimang si Kim na magsumbong siya sa NBI Cybercrime Division. Naisip niya kasing maging ahente ng Taylor Swift The Eras Tour tickets mula sa nagpakilalang mga online reseller noong isang taon. Umabot sa 600,000 pesos na halaga ng VIP tickets ang binayad ng kanyang mga kliyente sa pinakilala niyang dalawang online reseller. Bukas na ang concert pero wala pa rin pinadalang ticket ang reseller. Nung meron na pong mga nagpo-post sa kanya sa mga groups po about Taylor Swift ticket po and then asking if kung nire-replyan pa ba sila, sino ba nakabili dun sa taong yun. And kasi hindi na nga daw siya nire-replyan yung isang nag-post dun kasi nagpapa-refund na po siya and nag-a-ask na siya ng refund. Kasi until that time po na nagpo-post po sila is wala pa rin pong ticket na ma-provide. Gusto lang daw niya makatulong sa cancer treatment ng ina, kaya niya naisip magsilbing ahente. Pero ngayon, siya ang hinahabol ng mga bumili ng tickets. Hindi ko po matanggap na kailangan ko po magbalik ng pera na hindi naman po talaga sa akin napunta. Ko din naman gusto yung nangyari and victim lang din naman po ako dito. Pero syempre, I'm really trying na kumbaga to coordinate pa rin with them and mabalik sa kanila, na willing ako ibalik sa kanila kahit yung mga naging commission ko po dun sa every transaction na meron po ako. Ang magkaibigang Jenny at Mike, parehong bumili ng VIP ticket sa presyong 17,000 bawat isa mula sa isang nagpakilalang reseller sa social media. Pero ang pinadalang ticket sa kanila ay peke pala. When she stopped replying, parang I really felt na okay, so she was scamming us. She sent a PDF of the ticket, but it was super fake. And she said, oh, I'm sorry, my mom just passed away. Hindi pa masabi kung ilan lahat ang nabiktima. Lumalabas na iba-ibang fan groups ni Taylor Swift sa social media ang pinasok na mga suspect para makapambiktima. Hindi po isa lang eh. May mga, yun nga po, mga ilan na po sa kanila sa mga complainants na to, isa lang yung tinuturo nila. Pero meron din po kami na tatanggap na ibang complainants na iba naman din yung subject nila. So nakita namin, isang modus pero iba-iba po yung gumagawa. Hinihikayat naman ng NBI na mag-report sa kanilang himpilan ang iba pang mga biktima para matukoy ang mga suspect. Nico Bawa, ABS-CBN News. Ngayon ang simula ng obserbasyon ng Fire Prevention Month sa bansa. Pero bago pa man ang buwan ng Marso, nakapagtala na ng higit 3,000 insidente ng sulog sa buong bansa ang Bureau of Fire Protection. Ayon sa BFP, pangunahing pinagmumulan ng sunog ang paninigarilyo. Nagpapatrol, Jeff Caparas. Sa papainit na panahon, pinagsasalitan ni Chin ng paggamit ng tatlo niyang electric fan sa bahay. Kasalo rin niya sa pagpapahangin ang mga fur babies na di niya pinababayaang mainitan. Pero todo bantay umano siya sa mga appliances na ito para makaiwas sa sunog. Ang motor niya pag uminit, bantayan mo kasi pag tumigil yan. Yun ang kukos ng sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mga napabayaan at nag-init na mga appliances ang ilan sa mga madalas sa pinagbumula ng sunog. Ang commonality nila is napabayaan. Ginagamit, nagluluto ng kung ano man sa tahanan. May ibang ginagawa. Nagti-TikTok, nag-Facebook, nakikipag-chismisan sa kapitbahay. Ending, hindi naasikaso yung niluluto. Nangunguna sa datos ng BFP sa buong bansa ngayong taon, ang paninigarilyo na sinundan ng electrical ignition at apoy mula sa pagluluto ang nagiging sanhi ng apoy. Mga electrical overload sa extension cord at mga di napapansing natalupa na mga wiring ang ilan din sa pinagmumulan ng apoy. Kaya sabi ng BFP, kapag napansin ang umiinit ang wire, palitan na ito. Ugaliin din ang kalinisan sa bahay para ma-check ang mga ito kasama ng LPG na maaring naglilik na ang hose. Simula January 1 hanggang March 1 ngayong taon, 3,044 na ang naitalang insidente ng sunog ng BFP. Mas mataas ito ng 25.6% kung ikukumpara sa 2,424 na fire incidents noong 2023. Tumaas din ng 60.1% ang namatay sa sunog at tumaas din ng 26.9% ang nasugatan.
Nakapagtala ang BFP ng 69 fatalities ngayong taon kumpara sa 43 noong nakaraang taon, habang 213 ang injured ngayong 2024 kumpara sa 168 itong 2023 sa buong bansa. Pinakamaraming naitalang insidente ng sunog sa NCR na sinundan ng Region 7 at Cordillera Autonomous Region. Nitong Webes ng madaling araw, apat na magkakamag-anak ang patay sa sunog sa Barangay Talon 2, Las Piñas. We have records of people dying because bumalik sila. Nakalabas na sila ng bahay and yet may binalikan sila, may naalala silang gamit na kailangan nilang balikan, binalikan nila. Hindi na sila nakalabas ulit. Payo ng BFP, kung maliit pa ang sunog, maaari itong subukang apulahin gamit ang basang tela, buhusan ng tubig o fire extinguisher. Huwag ding magpanik kung sakaling masunog ang damit. Gawin lang ang stop, drop at roll para mapatay ang apoy. At kung malaki na ang apoy, huwag magdalawang isip na lumikas at gisingin ang mga nasa bahay at sabay-sabay na umalis sa bahay. Payo pa ng BFP, ugaliing gawin sa bahay ang EDIT o exit drill in the home. Ito ay para malaman ng mga miyembro ng pamilya kung saan lalabas kapag nasunog ang bahay. Kasama na rito ang paggapang palabas para hindi masuffocate sa nasusunog na bahay. The only way para makabreathe ka is at least crawling to the floor at least 1 to 2 feet on the floor. Sigurado tayo na may fresh air doon. So you drop to the ground and crawl. Susugin natin yung sahig hanggang sa mahanap natin yung pintuan palabas. Doon sila pumapasok yung importante o kahalagahan ng pagkakaroon ng drill sa bahay. Simula Enero hanggang Marso ngayong taon, umabot na sa higit 1.3 billion ang halaga ng natupok ng apoy mula sa mga insidente ng sunog sa buong Pilipinas. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Kasalukuyang nasusunog ang isang storage facility sa Paseo de Blas, Valenzuela City. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng lungsod, itinaas na sa ikatlong alarma ang apoy kaninang bandang alas 3:46 ng hapon. Ibig sabihin, nasa 12 fire trucks ang kailangang rumisponde para apulahin ang sunog. Antabayanan po ang update at iba pang detalye ng balitang yan dito lamang sa TV Patrol. Hirap sa kanilang sitwasyon ang ilang nasunugan sa Maynila at Quezon City. Bukod sa nawalan sila ng bahay, hindi pa rin sila makapagtrabaho dahil maging ang kanilang kabuhayan ay apektado rin. Nagbigay naman ng tulong ang mga LGU at ilang ahensya ng pamahalaan sa mga nasunugan. Nagpapatrol, Robert Mano. Ito ang eksena noong Pebrero 15 sa Sunog de Subic Club sa Santa Cruz, Maynila. Pilit isinasalba ni Tatay Rolly ang kanyang asong nasawi rin dahil sa nalanghap na uso. Makalipas ang 2 linggo, ito na si Tatay Rolly. May bago ng alagang tuta na ibinigay sa kanya. Nagpapaano na may nalilibangan uli. Sa ngayon, sa temporary tent sa kalsada nanunuluyan muna ang pamilya ni Tatay Rolly. Problema nila at ng ibang nasunugan ang kawalan ng palikuran. Nakikigamit lang po kami sa mga, yung mga bahay po dyan na hindi naman nadamay na sunog. Doon po kami nakikigamit. Siyempre nakakahiya. Marami na po inuubo kasi malamig po yung semento sa gabi. Nangutang na ang ilang apektadong residente para kahit papaano ay masimula ng kanilang bahay. Hindi pa rin kasi sila makapaghanap buhay matapos maabo ang kanilang gamit sa pagtitinda. January 31 naman ang magkasunog sa Santa Cruz, Maynila. Problema din sa evacuation ang palikuran. Kailangan nilang magbayad tuwing nakikigamit ng CR sa ibang residente. 20 pesos kapag makikiligo, 10 piso kapag dudumi. Nagbabayad din sila ng 50 pesos kada araw para sa kuryente ng kanilang tent. Umaasa rin kami ng munting tulong sa mga relatives, ganun, mga kaibigan. Tagahan lang. Kahit mainit, wala ka naman magagawa. Wala naman tayong pangupa ng bahay. Nagbigay na ng ayuda kabilang ang cash assistance ang Manila LGU sa mga nasunugan. Bago pa man magdeklarang fire out, nasa lugar na umano ang mga social at child development workers para umalalay sa mga nasunugan. Usually ang local government unit, sila yung mga talagang yung nagre-respond sa pangangailangan ng ating mga kababayan. In a way, tumutulong din naman ang ating national agency tulad DSWD. Nagbibigay din ng tulong pinansyal ang DSWD sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Yung jawa ko gusto
Kailangan lang ma-validate ang listahan ng mga nasunugan para maproseso ang mga ibibigay sa kanilang tulong. Robert Mano, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy ang pamimigay ng premyo sa Primetime Panalo Raffle kung saan may chance ang manalo ang mga nakatutok sa ABS-CBN Primetime Shows gabi-gabi. Abangan sa TV Patrol ang panalong surprise sa Lunes, March 4, na ibabahagi mismo ng Primetime Bayan hosts na sina Melay Cantiveros Francisco at Jenica Garcia. Ngayong Linggo, March 3, aabangan din sa TV Patrol ang announcement ng 25 winners ng 10,000 piso mula naman sa Primetime Panalo 3-3 Special Draw. Mamayang gabi naman lalabas ang QR code at question of the day sa teleseryeng Linlang kung saan magkakaroon ng 25 winners ng 500 pesos. Tumaas pa ng bahagya ang presyo ng liquefied petroleum gas dahil sa freight cost ng imported na produkto. Samantala, may namumurong na naman na dagdag presyo sa gasolina sa Martes. Pero ang diesel at kerosene mukhang masusundan pa ang rollback. Nagpa-patrol Alvin L. Chico. Nagbibisikleta na papasok ng trabaho si Ray imbis na gumamit ng sasakyan. Bukod sa nakaka-exercise, nakatipid pa siya sa gasolina sa gitna ng pagsipa ng presyo ng petrolyo. Meron talagang savings, so 500. So na nailalagay ko yung 500 sa pagkain, sa other pag maglalakwa tsaka kami nila misis tsaka ng anak ko. Ayan, so meron talagang natitipid. So, sulit siya? Sulit, sulit naman. Isa lamang si Ray sa maraming motoristang dumidiskarte para makatipid sa budget sa petrolyo. Sa susunod na Linggo, nagbabadya na namang tumaas ang presyo ng gasolina, pero may namumuro namang rollback sa diesel at kerosene. Lumaki kasi ang inventaryo ng krudo ng Amerika at inaabangan kung magkaka-ceasefire sa Gaza, kaya bumababa ang presyo ng diesel, pero iba naman ang dahilan ng pagmahal ng gasolina. Yung potential extension ng OPEC plus supply cut. Ito si Russia nag-impose ng 6-month gasoline export ban. So, ibig starting March 1 ngayong araw. Sa taya ng Jetty Petroleum, mukhang hindi naman mabubura ang rollback sa diesel at kerosene sa huling trading ngayong araw. Posible rin umanong masundan pa ang mga bawas presyo sa diesel. Yung diesel po, medyo mas malaki po yung chance na magkaroon ng paghihina ng price at magkaroon pa ng additional rollback, no, sa mga susunod na Linggo. Yung gasolina, hindi masyado? Yung gasolina po, medyo baka po manatili po na medyo mataas pa po. Ano? Ang LPG naman, tumaas ng 27 hanggang 50 centavos kada kilo, taliwas sa naunang estimate ng Regasco na may kaunting rollback ngayong araw. Isipin mo, $26 down anong 28. Nang pagdating ng 29, na-zero out lahat yon. But the problem is that may freight cost ngayon na idinagdag because of the longer route. Yun ang paliwanag nila sa amin eh. Because of the crisis in Red Sea. Samantala, pwedeng mauwi sa mas mahal na kuryente para sa consumer ang sitwasyon ng malaking supplier ng Meralco. Hanggang hindi pa malinaw kung pwedeng ipasa sa consumer ang dagdag singil sa pagbili ng imported na liquefied natural gas o LNG, hindi rin o-order nito ang first gas. Ibig sabihin, kung walang malampaya gas at imported LNG, gagamit ng mas mahal na liquid fuel ang mga planta na malamang magpapataas ng singil sa kuryente ng mga consumer. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Arestado sa Taytay, Rizal ang isang lalaki na 17 taon nang wanted dahil sa mga kasong rape at child abuse. Sa Tagig, arestado rin ang isa pang lalaki na nang halay umano ng isang menor de edad. Nagpapatrol, Job Manahan. Wala nang nagawa pa ang 33 anyos na sospek ng arestuhin noong Martes sa kanilang bahay matapos ang ilang buwan na surveillance ng mga pulis. Ayon sa Taytay Police, mayroon siyang 4 na kaso ng rape at 2 kaso ng child abuse na nangyari noong 2007. During tracking natin ano ng mga most wanted natin, especially yung old warrants natin ano, nagkaroon tayo ng chance na makausap yung magulang. Ngayon, accordingly,
patay na itong akusado na to. Ayun ang ano nila, ano, yung kwento nila. So nung hiningan natin sila ng death certificate, wala silang maipakita ngayon. Doon na nag-raise ng doubt. Nagtago na umano ang suspect matapos magawa ang mga krimen hanggang sa naibaba na ang magkakasunod na arrest warrant sa mga kasong rape at child abuse noong 2012 at 2017. Sabi ng pulisya, nangyari ang insidente noong high school ang suspect at biktima. Nasuspend lang naman yung ano nun eh. Yung pagkaka-arresto, pagkaka-ano ng kaso. Ano. Pero pagdating ng tamang edad niya, yun ay haharapin pa rin niya. Itinanggi ng suspect ang mga paratang sa kanya. Yung una ho, nagtago. Hindi naman po eh, dahil nagtatrabaho po ako. Dito lang po ako nagtrabaho sa taytay naman po. Sa Taguig, arestado ng mga pulis sa JP Rizal Extension nitong Biyernes ng madaling araw ang lalaking ng halay umano ng 11 anyos sa Surigao del Sur. Sabi ng pulisya, ang biktima ay anak ng live-in partner ng suspect. Inabangan namin to sa paglabas niya, pag-uwi niya galing trabaho. Cooperative naman siya sa pag-uwi namin din, masya naglabad. Nangyari ang insidente noong 2017 at lumabas ang warrant of arrest laban sa suspect noong 2022. Nahirapan umano ang pulisya na hanapin ang suspect dahil sa pag-iiba nito ng pangalan. Itinanggi ng suspect na hinalay niya ang bata. Kaya ako napunta dito ng Maynila kasi sir, nagtatrabaho po ako para may papakain ako sa pamilya ko sir. Hindi ko po talaga yung ginagawa sir. Nangyari daw 2017 pero nagpapamedical yung bata 2022. Hindi po ako maniniwala yun sir. Ibabalik na ng West Trembo Police Substation ang warrant of arrest sa korte na naglabas nito sa Surigao del Sur habang nakadetene ang suspect sa Taguig. Job Manahan, ABS-CBN News. Sumuko sa mga pulis ang isang babaeng sangkot umano sa love scam. Pero git niya, biktima lang din siya ng dati niyang kasintahang dayuhan. Nagpapatrol, Raya Capulong. Sumuko sa tanggapan ng PNP Anti-Cybercrime Group si Alias Marie. May warrant of arrest laban sa kanya sa kasong estafa at sangkot din umano siya sa love scam. Pero giit niya, biktima lang din siya kaya nagbasaklolo sa mga otoridad. Sir, ang nasa totoo lang, ayoko na talaga mo. Gusto ko talaga ayon kay Marie, may nakarelasyon siyang isang dayuhan na tumagal ng halos 10 buwan. Hinikayat umano siya nitong magbukas ng bank account para doon ilagay ang perang maiipon nila. Pero ang hindi umano niya alam, gagamitin ito ng dayuhang boyfriend para mang scam. Yung kaso nga lang, ang card o yung ATM card ng bank account na yan ay hawak po nung foreigner. So siguro ang pakilala niya doon sa foreigner na pagka mayroon, siyempre hindi naman niya sasabihin na ang trabaho niya ay nang-scam. Pero kahit sumuko, hindi palusot ang babae sa kaso. Nangako naman siyang makikipagtulungan sa pulisya. Para kang accessory to the crime. So ibig sabihin, accessory ka dahil ginamit yung pangalan mo sa proceeds na illegal. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Tumanggi ng magbigay ng pahayag sa media ang babae na nananatiling nasa kustodiya ng PNP-ACG. Sa datos ng PNP-ACG, umakyat sa 168 ang mga kaso ng love scam noong 2023 mula sa 94 na naitala noong 2022. Samantala, 5 kaso ng love scam na ang naitala mula nitong Enero hanggang Pebrero, mas mababa sa 15 kasong nai-report sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Paalala ng pulisya sa publiko, maging maingat sa mga nakikilala online. Iingatan po natin na magkaroon tayo ng karelasyon na online para hindi po tayo maloko. Yung kaharap mo nga po mismo, kahit pa naging boyfriend mo yan, naging girlfriend mo, naging partner mo yan, naging asawa mo yan, lulukuhin ka nga ito pa kaya yung online. Pinaghahanap na ng mga pulis ang dayuhan. Raya Capulong, ABS-CBN News. Ang isang bagong silang na sanggol na babae sa ilalim ng tulay sa barangay Manggaren, San Jose Occidental, Mindoro. Ayon kay Alice Cahayon, pinuno ng San Jose Municipal Social Welfare Office, isang babae nakakita sa sanggol na walang damit at may umbilical cord pa. Nagtulong-tulong ang mga residente para mabigyan ng damit ang sanggol. Dinala ito sa District Hospital kung saan ay nasa maayos ng kondisyon.
pansamantala ring binigyan ng MSWDO ng pangalang Kiara Shale Mendez or Blessing from God ang sanggol. Nag-iimbestiga na rin ang San Jose Police para matukoy kung sino baga ang inang nag-abandona sa naturang sanggol. Lagay muna ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, patuloy pa bang mararanasan ang mainit na panahon hanggang ngayong weekend? Kabayan, mainit sa malaking bahagi ng bansa ngayong weekend, kaya pwede po mag-beach ang ating mga kapamilya at ma-enjoy ang huling weekend ng panagbenga dyan sa Baguio. Pero para maiwasan ang heat stress, magsuot po ng komportabling damit, magbaon ng payong at talasan ang pag-inom ng tubig. Ngayong Biyernes po, 41 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o naramdamang init ng katawan at natala po iyan dyan sa Calapan at Zamboanga City. Samantala, may panibagong bugso po ng amihan dyan sa Northern Luzon. Tatagal po iyan hanggang araw ng Sabado, pero hihina ito pagsapit ng Linggo at aatras na. At ang mainit po na easterlies mula sa Pasipiko ang iiral sa malaking bahagi ng kapuluan. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend sa Mindanao, Sabado ng umaga, uulan sa may Sulu Archipelago, pero hanggang Linggo na ng gabi, walang ulan sa halos buong Mindanao. Sa Cotabato City po, aabot sa 39 degrees Celsius ang heat index Sabado at 37 degrees Celsius naman pagsapit ng Linggo, gayon din sa may Jensan at sa Zamboanga City. Buong weekend ring tuyo at mainit sa buong Kabisayaan. Maaraw at mainit din po sa Palawan, Sabado at Linggo. At sa Luzon, magdadala po ng mahinang ulan ang amihan dyan sa Apayao, Cagayan at Batanes. At meron ding mga dadaang mahihinang ulan sa Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon at dito po sa Bicol Region. 37 degrees Celsius ang heat index sa Tarlac City, Sabado at Linggo. Mainit din po sa atin sa Metro Manila pero kukulimlim lang sa Sabado bandang tanghali at maghapon namang maaraw sa araw ng Linggo. Samantala, sa bayan po ng Malita, Davao Occidental, inanod ang 10 bahay Biyernes ng umaga matapos umapaw ang ilog dahil sa mga pag-ulan. Sa video na ibinahagi ni Rhea Huerta, tinangay ng rumaragasang tubig ang isang buong bahay matapos bumigay ang lupang tinatitirikan nito sa gilid ng ilog. Umapaw ang ilog dahil sa malakas na ulan, dulot ng thunderstorm at easterlies. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Malita, mahigit 1,000 pamilya ang binaha sa mga barangay ng poblasyon, mana at kinangan. High tide din umano sa dagat kaya hindi agad nakadaloy ang tubig sa mga ilog sa bayan. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya! May paliwanag ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa nangyaring aberya sa 3-digit lotto draw noong Martes. Balak naman ni Senador Raffy Tulfo na magpatawag ng pagdinig para imbestigahan ito. Nagpapatrol, Willard Cheng. Iaanunsyo na sana ang panalong kombinasyon sa pang-alas-dos ng hapon na edisyon ng 3-digit lotto draw noong Martes, February 27. May premyo itong 4,500 pesos pero bumitaw sa unang makina at bumagsak ang napiling bola. Hindi nakapili ang ating unang machine kaya kinumpirma ng Philippine Charity Sweepstakes Office na nagkaroon ng aberya o tinawag nitong minor glitch ang kanilang makina. Saglit na itinigil ang live draw habang inaalis ang mga bola sa unang makina. Ipinakita ito sa mga nakabantay na hurado at pinalitan ang makina. Nagkaroon muna ng machine testing gamit ang test balls bago niload ang official draw balls. At sa kabinola ang natitirang panalong numero. Paliwanag ni PCSO General Manager Mel Robles, nakahanda ang ahensya sa ganitong pangyayari at sinunod ang prosesong aprobado ng independent group na ISO o International Standard Organization. According to our protocol ng ISO na oversee ng sistema sa ganyan, papalitan po yung machine. In full view of all the judges na naandun, kaya importante po ang live judges at ang camera. At dun po, hindi na po ulitin yung iba kasi kada digit ng machine. Yun lamang pong machine na yon ang papalitan. Inaalam pa ng PCSO ang dahilan ng pagpalya ng makina pero tiniyak nila ang integridad ng mga lotto draw. Ayon sa PCSO,
sa nakalipas na 25 taon. Ikalawang beses pa lang na muling nangyari ang ganitong sitwasyon. Ang huli ay noong 2008. We will attempt to check yung kung kaya namin maipaliwanag yan. Gusto rin kay mechanical, tignan natin kung mayroong makakapagpaliwanag bakit nangyari yun. Oh. Pwede rin naman yung regular wear and tear na rin. Pero we will see kung paano. Oh. Nanawagan naman si Senador Amy Marcos na itigil muna ang mga lotto draw. Hanggat hindi na susolve lahat yan, tigilan muna. Mahirap yung nawawala yung tiwala ng tao sa lottery. Habang si Senador Rafi Tulfo muling magpapatawag ng pagdinig para imbestigahan ang nasabing glitch. Willard Cheng, ABS-CBN News. Pinag-iisipan ng Land Transportation Office ang pagkakabit ng QR code sa mga lehitimong ambulansya. Ito'y para madali silang makikilala ng mga traffic enforcer. Ngayong dumarami umano ang mga kolorum na ambulansya sa lansangan. Sa isang forum, sinabi ni LTO Director for Law Enforcement Service, Francis Ray Almora, na makikipag-ugnayan sila sa Department of Health tungkol sa plano dahil ang DOH ang nagbibigay ng lisensya sa mga ambulansya. Ilang kolorum na ambulansya na umano ang nahuli, kabilang yung mga ilegal na dumadaan sa EDSA bus lane. May nasita pa umanong ambulansya na mga pasahero ang sakay, imbis na mga pasyente. Dagdag ni Almora, kakausapin din nila ang DILG para sa uniform o magkakaparehong implementasyon ng patakaran sa buong bansa. Ayon naman sa DOH, makikipag-ugnayan sila sa iba-ibang ahensya para tugunan ang issue. Iniimbestigahan na ng Department of Education ang mga reklamo kaugnay sa ilang school personnel na nag-oobliga umano sa mga estudyante na bumili ng booklets o workbooks para sa catch-up Fridays at iba pang aktibidad sa eskwelahan. Sa post sa kanilang Facebook page, pinahayag ng DepEd na mahigpit na ipinagbabawal ang ganitong gawain. Anila, walang dapat gastusin ang mga magulang sa mga catch-up Friday at iba pang school activities. Papatawan ng parusang administratibo ang sinuwang mapatutunayang responsable sa illegal na aktibidad. Hinimok nila ang publiko na direktang isumbong sa tanggapan ng kalihim ang mga katulad na insidente. Lumaki pa ang pinsala ng El Nino sa Oriental Mindoro. Problema rin ang dumaraming grass fire dahil sa tindi ng init. Nagpapatrol, Dennis Datu. 50 taon nang magsasaka si Federico sa Mansalay, Oriental Mindoro. Pero ngayon lang niya naranasan ang matinding tag-init. Mula sa dating 80 na sako ng palay sa 1 hektarya, ngayon bumagsak lamang sa 6 na sako ang kanyang naging ani at baon na siya sa utang. Panglaw din ay. Nag-aani dito ay hindi na ako nagtingin. Sa tala ng Provincial Agriculture Office, 350 million pesos na ang halaga ng pinsala ng El Nino sa mga bayan ng Mansalay at Bulalakaw. Lumawak pa sa 1,649 hektarya ng palayan, sibuyasan at iba pang mga high-value crops ang naapektuhan ng El Nino. Katumbas ito ng 1,669 na mga magsasaka na nawalan ng kabuhayan. Sabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, may nakahanda silang mga tulong para sa mga magsasaka. Pero siyempre sa laki nito, alam natin na hindi kakayanin ng DSWD mag-isa. Kaya nga yung nakipag-ugnayan kami sa iba't ibang mga government agencies na maaring tumulong rin. Sa March 7 naman, sisimula na ng Department of Agriculture ang pamamahagi ng 5,000 pisong rice farmers assistance sa higit 9,000 mga magsasaka sa Bulalakaw. Puspusan na rin ang provincial government ng Oriental Mindoro sa paghahanap ng lugar na huhukayin para posibleng mapagkuna ng tubig para sa irigasyon. Para mas masustain pa natin ang sources of water na ito, bibili ang pamahalaang panlalawigan ng sarili nating drilling machines para siguraduhin na kung lumawak man ito sa ibang pangbayan ng lalawigan, may sarili ng kagamitan ang pamahalaang panlalawigan sa pagdidrill ng tubig. Bumagsak na ang produksyon ng Oriental Mindoro ng sibuyas at melon dahil sa El Nino. Dati-dati nakakapag-export pa kami ng sibuyas sa Kamaynilaan, Kabisayaan at sa Mindanao. Ngayon, dahan-dahan na itong bumababa. Apektado nito ang supply ng bawang at higit sa lahat, apektado nito ang supply ng melon na kung saan ang bayan ng Mansalay ay isa sa nagpuproduce ang pinakamalaki na produksyon ng melon. Problema na rin ang malimit na grass fire sa bayan ng Mansalay dahil sa tindi ng init.
pinapaalalahanan ng mga residente na mag-ingat sa pagsisindi ng apoy. Kahit yung mga upos ng sigarilyo na tinatapon sa mga damuhan, ito po ay ating mahigpit na hinihingi ng kooperasyon sa ating mga kababayan, ano, na sana'y maging responsable tayo. Naka-alerto na rin ang Provincial Health Office sa posibleng mga sakit dahil sa tindi ng init na nararanasan. Dennis Datu, ABS-CBN News, Oriental, Mindoro. Nagbabalik ang teleserye queen na si Judy Ann Santos para sa seryeng The Bagman. Makakasama niya ang mga bidang sina Arjo Ataide at John Arcilla. Inamin naman ni Juday na excited at ninenergos na siya para sa kanyang inaabangang comeback. Nagpapatrol, Ana Cerezo. Magbabalik na ang teleserye queen na si Judy Ann Santos. First step towards all that is peace. Mapapanood si Juday bilang presidente ng Pilipinas sa upcoming series na The Bagman, ang spin-off ng Bagman na pinagbidahan ni Arjo Ataide, na muli namang gaganap bilang si Benjo. Starla was my last. And of course, exciting. Hindi naman mawawala yung excitement. Nandyan yung nervyos, nandyan yung pagkakaroon ng cold feet. Ang dami ng, hindi ko alam actually kung saan ako magsisimula. So I'm gonna play it by ear. Titignan, mag-observe muna ako. Para ako uling nag-aaral ng grade 1. I'm very blessed to be given this role again. This is just all unexpected. No, we're all just doing this because we love the story. We want to tell a good story. Ibinahagi ni Sylvia Sanchez, isa sa co-producers, non-negotiable si Juday para sa serye na target ang global audience. Ikaw ang peg, eh. Ikaw ang inspirasyon. Kaya sabi ko talaga, hindi ito pwede matuloy ang Bagman na hindi si Judy Ann Santos. Kasi pinangarap ka ng anak ko. They were really willing to wait for me. Kaka-overwhelm yung trust na ibinigay sa akin. Bibida rin sa The Bagman ang award-winning actor na si John Arcilla na puspusang pinaghahandaan ang kanyang karakter. The script is very, very good. It has already proven a big series. We have to make it, if not at par with what they had, at least bigger than that. Kasama rin sa star-studded cast si Tirso Cruz III, Charlie Dizon, Ryan Eigenman, Jella Ataide at iba pang veteran at rising talents. Ayon sa ABS-CBN International Productions Head na si Direk Ruel Bayani, nagsisikap ang buong cast and production team ng The Bagman na gumawa ng dekalibreng istorya bilang pagpupugay sa alaala ng yumaong head ng Dreamscape na si Deo Endrinal. We are lovingly dedicating this project, syempre sa memory ni Deo, sa kanyang vision, sa kanyang desire for innovation, sa narrative, sa scripted drama. At kasama siya sa planning stage ito at kahit wala na siya at iniwanan niya tayo, gusto natin na ipagmalaki niya ang magiging finished product nito. Ayon kay Direk Ruel, bahagi ang The Bagman sa misyon ng ABS-CBN na ipagmalaki ang galing ng Pilipino sa buong mundo. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Ngayong Kuwaresma, hindi mo kailangang mag-guilty sa pagkain ng karne dahil may mga ulam gaya ng tosino, adobo, sisig at lechon kawali na hindi luto sa baboy, manok o baka. Ang kwento ng eksperimentong negosyo ng isang vegetarian sa may puhunan, kaya mo. So ito ang the good choices, ba? Diba? So ito, lahat ng products na makikita natin dito are plant-based meat alternative. So meaning, wala siyang kahit anong ingredient na nagmula sa hayop. Bakit nga naisip mo na gawin itong negosyo? Kumbaga may effort. Kasi we're all Hare Krishna in the family. So it's part of our religious philosophy that we don't take meat, seafood, no eggs. So when I had kids of my own, I have two daughters who are both vegetarian from the womb.
So when they started schooling, yan, excited mom, punta sa grocery. So I realized, if you're trying to cut down during, on meat, or if you're a vegetarian, there are very few choices available. Magkano po unan mo? Was 3,000 pesos. O, 3,000 lang. 3,000 lang. Nakakatawa eh. I was drinking milk tea. Kasi, di ba, gawa sa tapioca rin yung mga pearls. So, sabi ko, yung texture nito, pwede siguro itong maging taba. So, I did a couple of experiments with that. Oh my God! Jackpot ka dito, ah. Abangan ang buong kwento sa May Puhunan Kaya Mo, Sabado, alas 5 ng hapon. Nasusunog ang isang pabrika ng kitchenware sa Valenzuela City. Live mula Valenzuela, nagpapatrol Michael Delizo. Michael, ano ang sitwasyon dyan? Zen, nasa 5 oras nang inaapula ng mga bumbero ang malaking sunog dito sa isang industrial building na to sa Valenzuela City. Mapapansin dito sa likod, no, na nangangalit na apoy ang lumalabog ngayon dito sa dalawang palapag na warehouse. Dito yan sa barangay Paso de Paz o Paso de Blas. Ayon sa mga empleyado, sumiklab ang apoy bandang alas 3 ng hapon. Naka-break time umano sila noon at lumabas ng pabrika. Pagbalik ay napansin na may lumalabas na itim na usok na sa gusali, kaya hindi na sila pumasok at wala rin umanong kasamahan na naiwan sa loob. Mabilis na lumaki ang apoy at wala pang isang oras ay itinaas na ang ikatlong alarma. Maririnig din ang pagsabog sa loob ng building. Nabalot ng makapal na itim na usok ang kalangitan. Malayo pa lang ay tanaw na ang usok na nanggagaling sa nasusunog na building. Wala pang impormasyon ng mga otoridad kung paano nagsimula ang apoy, lalo pa nga't wala umanong tao sa gusali ng sumiklab ito. Wala na mga kalapit na bahay itong Warren Compound, kaya hindi rin ito kumalat pa. Sa ngayon, Sen, ay patuloy na inaapula ng mga bombero itong sunog at lalo pa nga itong lumalaki dahil ngayon ay malakas din ang hangin dito sa Valenzuela. Zen. Michael, nahihirapan ba silang apulahin din dahil kulang ba sa supply ng tubig o ano ba ang dahilan? Naku, marami na yung mga dumating na fire truck dito, Zen. No? Ang napapansin natin ngayon ay masyado kasing kulob itong building at hindi makalabas din yung apoy. No? Kaya lalo pa nga itong lumalaki dahil nga may malakas din yung hangin ngayon dito sa Valenzuela, Zen. Okay, maraming salamat, Michael Delizo. Nakabalik na sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kanyang pagdalaw sa Australia. Binida ng Pangulo ang mas malalim na kooperasyon ng Pilipinas at Australia sa iba't ibang larangan, partikular sa security at depensa. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang kanyang 2 araw na guest of government visit o state visit sa Australia ay naging mahalagang hakbang para makilala mga bagong oportunidad at potensyal sa relasyon ng Pilipinas at Australia sa ilalim ng strategic partnership ng 2 bansa na nilagdaan noong 2023. Australia remains and will continue to be one of our closest friends. In the spirit of bayanihan and mateship, we shall forge ahead in fully maximizing the potentials and the gains from this strategic partnership between our 2 forward-looking, law-abiding maritime states. Sa kanyang makasaysayang speech sa Australian Parliament noong Miyerkules, nagpasalamat ang Pangulo sa suporta ng Australia sa Pilipinas pagdating sa patuloy na sigalot sa South China Sea. I conveyed to Australian legislators the important role of both our countries as proponents of the rules-based international order and its significance amidst the present complexities in global geopolitics. As democratic maritime nations, access to the global commons such as the oceans and the seas must be ensured and safeguarded. Sa kanyang pagbisita, nagkasundo ang Pilipinas at Australia na lalong paigtingin ang maritime cooperation ng 2 bansa. Collaborate even more closely to promote our shared vision for the region, including in civil maritime security, marine environment protection, maritime domain awareness, and promoting respect for international law.
Ang kasunduang ito, kasunod ng mga isinagawang malakihang joint military exercises ng Pilipinas at Australia sa South China Sea. Agad namang umalma ang China at nagsabing hindi dapat naapektuhan ng anumang maritime cooperation ang interes ng ibang bansa, o di kaya ay guluhin ang kapayapaan sa rehiyon. Giit pa ng China, may tuturing na generally stable ang sitwasyon ngayon sa South China Sea. Babalik sa Australia ang Pangulo sa linggo para sa ASEAN-Australia Summit sa Melbourne na dadaluhan din ng ibang leader ng Southeast Asia. Noon na nang sinabi ng mga leader ng Australia na prioridad ang lalong pagpapalalim ng relasyon sa Southeast Asia. We're invested in and committed to this region. We speak about the proximity of opportunity. Located as we are, at the heart of the fastest growing region of the world in human history. And that presents such an opportunity for us. Magkakaroon din ng pagkakataon ng Pangulo na pulungin ang business leaders ng Australia, pati na mga miyembro ng Filipino community doon. Higit 400,000 Pilipino ang naninirahan ngayon sa Australia na siyang bumubuo sa ikalimang pinakamalaking immigrant population ng bansa. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Ngayong Marso, pinagdiriwang ang buwan ng kababaihan sa matagal na panahon ng pakikibaka. Alamin po natin ang estado ng mga pinaglaban ng mga babae para mabigyan ng proteksyon mula sa pang-abuso at pantay na oportunidad at karapatan sa lipunan. Nagpapatrol, Sherian Torres. Kanya-kanyang sulat at paskil ng kanilang hiling para sa mas matibay na karapatan ng kababaihan ang mga dumalo sa Dapat All Equal event ng Oxfam Philippines sa isang mall sa Quezon City. Isa sa kanila si Zenaida Hesta na piniling maging full-time na may bahay para matutukan ang pagpapalaki sa anim na anak. Taong 2017 nang inabando na sila mag-iina ng mister na tumangging magbigay ng suporta. Aminado si Zenaida na biktima rin siya ng pang-aabusong pisikal at emosyonal. Sobrang hirap kasi ikaw na tatay, ako pa nanay. Ang dami ko nang pinasukan para kahit papano may pang-araw-araw kaming pantustos. Pero support din ako kay andyan naman yung mga anak ko, kahit pamilyado na sila, nakatulong pa rin sa akin. Ngayon, kasama na si Zenaida sa grupong tumutulong sa mga ibabando ng babae na makabangon at maitaguyod ang sarili. Sa unang araw ng pagdiriwang ng National Women's Month, nagmarcha ang ilang grupo ng kababaihan para igiit ang kanilang karapatan at papel sa lipunan. Investing in women also means supporting women's and feminist organizations. It means recognizing your role, all of you here, in leading efforts to tackle women's poverty and inequality. Ayon naman kay CHR Commissioner Faida Maniri Dumarpa, ilan sa mga isinusulong na karapatan ng kababaihan ang ligtas at disenteng trabaho, social protection, proteksyon laban sa anumang uri ng karahasan, at ligtas na kapaligiran. Sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority nitong 2023 na inilabas ng Philippine Commission on Women, mahigit isa sa bawat 10 babaeng edad 15 to 49 o 13% ang nakaranas ng pisikal na pang-aabuso simula sa edad na 15 anyos. 4% sa parehong age group ang dumanas naman ng pang-aabusong sekswal. Ayon naman sa Philippine National Police, pinakamaraming naitalang nagreklamo ay mga taga Metro Manila, Calabar Zone, Central at Western Visayas. Iilan lamang ang mula sa Mindanao. Pinakamataas pa rin sa klase ng violence, ang violence against women. So yun yung intimate partner relationship. At ang pinakamataas na klase ng violence against women na napapareport maliban sa physical ay economic abuse. Ginagawa ng mga perpetrator, ng mga kapartner nila na perpetrators na pang-blackmail sa mga asawang babae, yung suporta o pagbibigay ng suporta sa mga anak. Dehando rin ang kababaihan maging sa aspeto ng kalamidad. Lumalabas na 7 sa bawat 10 biktima ng kalamidad o 70% ay mga babae at bata. Ayon sa tagapagsalita ng Office of Civil Defense na si Edgar Posadas, sinisikap na maibsan ito sa dagdag ng mga babaeng kawaninang tanggapan. Mas organized, mas pursigido. Yung kanilang thinking mas maayos, no? Yung lalo na sa pagpaplano, mas focused,
mas determined. Sinisikap ng gobyerno at iba pang sektor na mapabuti ang kalagayan ng mga babae, pero marami pang kailangan gawin bago ito maisakatuparan. Sherian Torres, ABS-CBN News. Ngayong Women's Month sa Tao Po, kinilala ni Joyce Balancho ang content creator sa likod ng Homebodies online community na mayroon na ngayong mahigit 3 million members. Ang simpleng sala, office space at kusina, magic na naging mala-hotel ang itsura. Sino ba ang nasa likod ng magagandang designs na yan? Siyang sikat na content creator na nagsimula ng Homebodies community, si Francis Cabatuando o kilala sa tawag na Mayora. Nalaman ko na dati siya nagtatrabaho sa advertising. Si isang creative, naging copywriter ako, associate creative director. At nang umalis siya sa mundo ng advertising at bumukod ng sariling tahanan, dito niya nabuo ang Homebodies community. Para sa mga home enthusiasts o yung mga naghahanap ng home improvement tips. Mostly mga Pinoy, pero Pinoy from all over the world. So merong mga OFW. Hindi rin nakaligtas sa kritisismo ang Homebodies, pero ginamit niya itong instrumento para ipagpatuloy ang nasimulan, ang maka-inspire na mag-level up sa buhay. Naniwala ako sa mga taong naniwala sa akin. Yung mga taong tumatawag sa akin, Mayora. Yung mga nag-message sa akin na, uy, salamat. Ma-inspire sa kwento ni Mayora Frances ngayong linggo sa Tao Po. 6:15 ng gabi sa A to Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Nasabat ng Bureau of Customs ang nasa 4 na bilyong piso na halaga ng ininalang puslit na e-cigarette at vape products mula China. Sa bisa ng letter of authority mula sa Customs Commissioner, magkakasabay na sinalakay ang tatlong bodega sa Quezon City, Malabon City at Paranaque City. Daan-daang kahon ng e-cigarette at iba't ibang vape products ang tumambad sa mga operatiba at pansamantalang sinaramuna ang tatlong warehouse habang hinihintay na mailabas ng korte ang warrant of seizure and detention para mahakot at agad na masira ang mga kontrabando. Hinahanda na rin ang isasampang reklamo paglabag sa anti-smuggling law laban sa mga may-ari ng tatlong bodega. Aabot sa higit na 100 ang patay at higit na 700 ang sugatan ng paunanan ng bala ng Israeli forces sa mga Palestinians sa Gaza. Nagsimula umano ang gulo ng palibutin at kuyugin ng libu-libong sibilyan ang mga bagong dating na truck na may dalang pagkain. Inako ng Israel ang pamaril na sinabing nagawa ito dahil sa panganib. Mariin namang kinundena ng iba't ibang bansa ang insidente at ayon kay U.S. President Joe Biden, dahil sa nangyari, lalo lamang magiging komplikado ang negosasyon sa tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Makikisaya ang ilang kapamilya stars sa Panagbanga Kapamilya Caravan 2024. Pupunta sa Baguio City ngayong Sabado, March 2, si Primetime King, Coco Martin, Ivana Alawi at ang cast ng hitseryeng Batang Quiapo. Pati na sina Donnie Pangilinan, Bel Mariano at ang cast ng Can't Buy Me Love. Gaganapin ang Kapamilya Caravan 2024 sa Melvin Jones Grandstand. Happy Panagbenga, Kapamilya! Diretsahan ang kinumpirma ni Sara Labati na hiwalay na sila ni Richard Gutierrez. Pero wala pa umano sila sa proseso ng annulment. Nagpapatrol MJ Felipe. Glowing in pink si Sara Labati nang dumalo sa isang event sa Taguig ngayong gabi. Walang bakas ng stress sa kaliwat kanang kontrobersya tungkol sa kanila ni Richard Gutierrez. Katunayan, tinatawanan na lang niya ang issue ng di umano'y pagwawaldas. Life is short, we can't be serious all the time, di ba? So we have to take things lightly, enjoy life, counter blessings. Wala akong time ma-offend. Kamakailan, spotted si Sara kasama ang ilang celebrities na gaya niya ay single na rin, tulad ni Catherine Bernardo. So parang ikaw ba ang leader ng singles club? Pwede naman, bilang ako yung ano nila. So, Sara, I hope you don't mind, no? Parang is it a confirmation already na you're single now? Yeah, I mean,
there's nothing to hide, and I think it's pretty clear to the public. Diretsahan na rin naming tinanong si Sarah tungkol sa paglipat niya ng bahay. Can you also confirm yung paglipat ng house? Yes, that happened in January. Okay. The kids are with you. We share them. Process na kayo of annulment? No. Samantala, wala pa ring pahayag si Richard sa kanilang paghihiwalay na mag-asawa. MJ Felipe, ABS-CBN News. May bagong Guinness World Record na naman ang Pilipinas matapos masungkit ang titulo ng pinakamaraming inihandang putahe ng karneng baboy. Isang paraan ito para muling pasiglahin ang swine industry sa bansa matapos humarap sa matinding problema ng African swine fever. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Mula sa paborito ng mga Pinoy na lechon belly, present din ang mga lutong baboy ng iba-ibang lalawigan. At international cuisine with a twist sa Hog Festival 2024 na idinaos sa Cubao, Quezon City. Nagsama-sama ang mga premyadong chef mula sa mga restaurant at culinary school para subukang makamit ang Guinness World Record ng pinakamaraming putahe ng karneng baboy na sabay-sabay nakahain. May mga gumawa ng bagong recipe tulad ng porchetta sandwich, sesame seed pork belly at deconstructed sinigang. Almost a month ago, we started thinking of what dishes to make, how to execute, make it unique para hindi magdoble-doble sa count, and of course, make it delicious. May mga gumamit ng local ingredients para ipagmalaki ang pagkain mula sa mga probinsya. So may Pampanga, may Ilocano, may Western Samar, so from Zamboanga, and all of that is locally ingredients na makikita natin sa Pilipinas. Ang challenge, kailangan malampasan ang 300 putahe para makuha ang world record. You must not only surpass 300 dishes, but also the over 300 dishes must follow the following criteria. The meat used must be pork. There must be at least 3 kilograms of pork contained in each dish. And each dish must be unique. Kaya naman kabado ang lahat habang tinatali ang kabuuang bilang ng mga putahe. At matapos ang ilang minuto, the most variety of pork dishes on display is 313 dishes. Congratulations! Nakamit ng Hog Festival ng National Federation of Hog Farmers ang Guinness World Record. Masaya ang Department of Agriculture sa pagkilala dahil makatutulong ito sa pagsusulong sa Pilipinas bilang food tourism destination sa mundo. This event will definitely increase awareness, ano, sa mga consumers that, you know, there's a huge hog industry in our country that needs the support. Of course, being on the Guinness Book of World Records is it will be an achievement in itself, di ba? It's something that we can be proud of. Matapos ang anunsyo, pinagsaluhan ng publiko ang mga handang pagkain. Pero hindi lang basta-basta katuwaan ang event na ito dahil ayaw nitong buhayin ang local hog industry sa Pilipinas na matagal lang ng problema dahil sa African swine fever o ASF. Sa pamamagitan kasi ng event na ito, maipapakita ng mga hog raisers ang iba't iba nilang produkto. Ayon sa DA, unti-unti nang nakakabangon ang mga magbababoy sa bansa. Hopefully, we can slowly eradicate ASF na hopefully by next year. Ang aim natin is to lessen imports and palaki ng local production. Umaasa din sila na maisa sa pinal na ang bakuna para sa ASF. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Masarap lechon, de leche. Nagugas kaya ng kamay mga yun. Kinakamay yung lechon. Ganun naman talagang pagkain, kurot-kurot. Oh, hindi, ako nagugas ng kamay. Ay, hindi mo naman nakik. Oo, oh, naman. Sige. Wala kayo. Ilang kaya na high blood doon? Dapat dala yung maintenance. Congratulations. Correct. Sa effort. Oh, yan. Oh. Galing. Yeah. Ang daming po tayo. More than 300? May bagong record din. Ano? Ayun na naman eh. Ayun na naman ka, guys. Sorry ho sa mga nag-dinner. Excuse me. Talagang ganun ho eh. May bagong attraction ngayon sa NAIA. Daga.
Ipapatawag mo na naman sa Senado yan. Ay, ipapatawag na naman yan. Oo, isang nagaling yung taga. Pag hindi umaten dyan, eh. May solusyon. Ano? Maglagay ng pusa. Yun. Hindi, totoo yan. Eh, dadami naman ng pusa. Lagyan mo ng aso. Pag pusa ang dumami, maging problema nyo. Maging zoo. Mapadala naman ng aso. At sigurado ka ba, mapupuksa ng pusa yung daga? Eh, yan lang. Aba, eh, baka mamaya magkumpare na yun. hindi mo alam. Pero ano, kidding aside, may problema yung ano, yung may hawak ng ano, anti-pest dyan sa NAIA. First, yung Surot. Tapos daga. Surow. Bukas no? Bukas makalawa, baka may ipis naman dyan. Ay, nakakahiya na tayo niyan. Ibig sabihin talaga niyan, eh, may something sa NAIA. May something. Pag marami kang daga, maraming pagkain. Ayun. Ayun na dinadahilan eh. Kasi raw, inaamoy yung pagkain. Hindi inaamoy, kinakain talaga. Hindi. Kaya raw, maraming daga, kasi naamoy daw yung pagkain, pupunta rin. Pupunta, oo. Tama. Ibig sabihin, kailangan inspeksyon yung lahat ng mga nagbebenta ng food resort. Ganon rin yun. Ibig sabihin, marumi. Hindi nalilinis ng maayos. Hindi na pwedeng sisihin ngayon ng management ng NAIA na baka yun ay daladala ng pasahero. Pati ba naman yun, important? Hindi, sinuturo nila sa mga pasahero yung surot eh. Mm-hmm. Oh, hindi na pwedeng sabihin niya, dala ng pasahero yan, baka. Sabi nga ni Henry, baka ano imported. Eh, foreigner eh. Baka next. Ano nga ang pangalan? Pag ano naman ang taga? Galing kasing France, di ba? Sabi nung surot. Ito naman, si Ratatouille. Sina? Si Ratatouille. Di ba yung pelikula? Oo, di ba mahiling magluto yun? Ayaw. Ayun, naamoy yung pagkain. Alam mo, magagalit na sa atin ang France kasi pinagbibintangan lagi. Ayusin ito ng NAIA. Buti nga, ayusin ng private company. Baka sakaling mawala na yung mga daga at surot na yun. Baka naman next week, umalis na sila. Sino? Yung mga bakit next daga. Daga, bro. Na? Babiyahe na, nakakuha na ng flight. Ayan na. Halika na, weekend na. Iyan po mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo, saan man sa mundo. Ako po si Zen Hernandez. Boy, Women's Month, di ba? Yes. Oh, congratulations sa inyo mga women, ha? Yes, thank you, kabayan. Buong buwan. Buong buwan ng Mayo. Oo, para sa amin. Para sa inyo. Next week daw, puro babae kami, kabayan. Wala tayo? Walang lalaki, puro babae daw. That's unfair. Bakit nga ako walang... naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Happy weekend. Maraming salamat po. Ingat po at magandang gabi, bayan.